ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, salamat naman natin. Nakauwi na rin ka. Magpapahinga ka. Punyang, nandito ka. Anong ginagawa mo rito, ha? Hindi ka namin kailangan dito. Ikaw ang dapat lumayas dito, baya. At hindi ang kapatid ko. Dahil sampid ka lang dito. Bayaw! Tama ang sinabi ni Kuya. Sampid ka lang dito. At hayan, inilabas ko na ang lahat ng gamit mo. Lumayas ka na dito sa pamamahin namin ng Kuya Kao. Pero, saan ako titira? Alam mo namang naibinta na natin yung dating bahay at luti natin. Namanak ko sa aking mga magulang . Problema mo na yun. Hindi na namin problema, di Kuya. Pero, mag-asawa tayo po niyang. May karapatan din ako sa bahay na ito dahil conjugal property natin itong bahay. Ayon sa alam batas . Alam ko ang batas na yan, Karyo. Dahil may pinag-aralan din ako. Ditulan mo na magmang. Oo, tama ka. Conjugal property is property that belongs to both spouses. When you marry, part or all of your property becomes conjugal property. Part or all of your spouse's property also becomes conjugal property. The family home is often part of conjugal property. Pero Karyo, ano bang mahalaga sa'yo? Ang paghahabol mo ng conjugal property o ang buhay mo? Bayaw, huwag mo akong patayan. Bayaw, babayaw mo ako . Asawa ko ang kapatid mo, bayaw. Hindi mo na ako'y tinuturing na asawa, Karyo. Kaya ipapaanal ko na lang ang kasal natin. Tapos, magpapakasal na kami ni Joseph. Ni Jose. Punyang. Ano pang ginagawa mo? Lumayas ka na. Layas! Salamat pa, dahil nakatanggap kami na naman ng ayuda. Oo nga, magaling siya. Oo, tama yan. May ayuda na tayo. Paano naman kasi mahusay dumiskarte si Kapitan? Kung wala lang sana ang tumututol, marami kayong matatanggap. Marami pang iniisip para sa inyo. Pero ganyan naman kayo. Hay na pala si Kapitan! Magandang umaga po, Top! Magandang umaga po! Salamat tayo na! Katanggap kami ng ayuda! Dahil makausay mo talaga, Top! Veronica, anong nangyari kay Kapitan? Bakit parang hindi maipinta ang mukha? Hindi ko nga alam . Baka may bagong problema na naman siya. Oo nga, baka nga. Ibang mukha niya . Tingnan mo. Kunot na kunot ang noo. Pumasok ka nga sa opisina at alamin mo kung anong problema niya. Sige, ikaw muna ang bahala dito ha. Kapag may kukuha ng ayuda, pakilista na lang ang pangalan nila ha, Pining. Sige, maiwan muna kita dito. Ano naman kaya ang problema ng Kapitan? Ano? Pare, kanina pa tayo ikot ng ikot sa lugar na ito para hindi pa natin nahanap ang sinabi mong dating kaibigan mo. Ano ba talaga ang pangalan na niya? Ang natatandaan ko lang, pare, ang pangalan niya nakakalimutan ko na yung kwan.
Apelyedo. Anong pangalan niya, pare? At itanong natin sa mga tao dito. Talagang gutom na ako. Natatandaan ko, pare, Nelson ang pangalan niya eh. Napakabait ng tao yun, pare. Nako, pare. Ang daming tao Nelson, na nagngangalang Nelson eh. Paano yan? Baka mamatay na tayo sa gutom dito, pare. Teka, ayun, pare. May itinapon yung bata. Ang dami pang natira, pare. Halika, kunin natin para makakain tayo. Halika. May magnanakaw! Magnanakaw! Ayan sila! Ayan sila! Tayo ang tinuturo magnanakaw. Halika na, tumak muna tayo, pare. Pare Asyong, itayin mo ako. Huwag mo akong iwan, pare. Alam ko may problema ka. Mamaari bang malaman ko kung ano yun? Wala akong problema, Veronica. Wala akong problema. Wala kang problema, Kap. Kilala kita eh. Alam ko na may problema ka. Pag ganyan ang itsurak mo, alam ko eh. Kaya sige na. Kung ano man yung problema mo, sabihin mo na sa akin. Nangangahulugan na ba na pinuputol mo na ang lihim na relasyon natin? Veronica, hindi. Huwag. Hindi ko kaya nga mawala ka sa buhay ko. Lalo na kapag ganito ang sitwasyon ko. Ganun naman pala eh. Ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Papaano yan? Ayaw mo naman kasing sabihin kung ano yung gumugulo sa isipan mo. Sinasarili mo. May halaga pa ba ako sa'yo, Kap? Ay, unang mabiruni ka. Kasi ikaw ang buhay ko. Ikaw ang aking panaginip. Kung mawawala ka sa akin, nako, ikakamatay ko na, Veronica. Kau, huwag ka namang magsalita hanggang ganyan. Ikaw kasi, ayaw mong sabihin sa akin ang problema mo. Sabihin mo na para alam ko naman. Veronica, sige. Sabihin ko na ang problema ko. Pero, natin-natin lang ito. Oo. Huwag mo nang sabihin kay Rudolph dahil nakakahiya. Oo, atin-atin lang. Ikaw naman. Ano ba yan? Alam mo, Veronica, nakakahiya man na sabihin sa'yo, pero sasabihin ko na. Sige na, sabihin mo na. Veronica, alam mo, pinalayas ako sa amin eh. Ha? Pinalayas ka? Sinong nagpalayas? Si Aling Punyang ba? Ha? Silang magkapatid, Veronica. Ano? Kaya, para kung basang itik na si Seo ngayon. Yung gamit ko, tinapon lahat sa labas eh. At wala akong alam na pupuntahan ngayon. Ganun ba? Pinalayas ka pala. Akala ko kung ano na yung problema mo. Ang mabuti pa, wala kang titirhan ka mo. Doon ka na lang tumira sa amin. Ayaw ko kasing magmukhang kawawa ka, Kap. Dahil alam mo naman, mahal na mahal kita. Ganyan kita kamahal. Kwan, mahal na mahal din kita, Veronica. Kayakapin kita ng malipit. Mahal na mahal kita. At alam mo ba, handa kong kalimutan ang asawa ko dahil sa'yo. Bakit hindi nyo sabihin kagad sa akin kung sinong pangalan ng tao ginahanap ninyo?
na dati mong kaibigan? Pangalan lang kasi ang naaalala ko, Sir Hinto. Nakalimutan ko yung apelyedo. Ano bang pangalan niya? Sabihin niyo kagad. Naaabala ko. Ang natatandaan kong pangalan niya, Sir Hinto, Nelson. Nako. Hirap hanapin yan. Ang pangalan lang ang at hindi niyo alam ang apelyedo. Bahala na ako sa trabaho ko. Iniwan na tuloy ako ng kabady ko. Baka pagalitan ako ng hipi ko. Lalo na sa aming mayor na si Nelson Legacion. Tama. Nelson Legacion nga ang pangalan ng ating dating kaibigan dito. Yun. Ano? Oo. Dating kaibigan mo si mayor? Oo. Anong pangalan mo? Tatawagan ko siya. Tatawagan ko siya ngayon para sabihin... Kung, sasabihin ko sa kanya na hinahanap mo siya. Asyong, sabihin mo, Anastasio Dimakulangan. Sandali lang, tatawagan ko ang opisina niya. Ayan, nagririg na. Hello, Mayor! May naghahanap sa inyo dito. Dati raw na matalim mong kaibigan. Oo, Mayor, ang pangalan niya ay... Anastasio Asyong Dimakulangan. Ano? Wala kayong kilalang Asyong. Uhulin namin siya. Maluloko siya. Sige sir, uhulin namin ngayon din. Masaya na ang kapatid ko. Nagpag-live-in na siya kay Joseph. Kay Jose pala. Nandito pala ang larawan ni Inay. Inay, hayaan na. Ibinigay ko na ang kaligayahan ng kapatid ko. Ayaw ko siyang malungkot. Kaya pinapapunta ko na lang kay Joseph. Kay Jose pala. Nahulog ang picture frame, Inay. Inay, nagagalit ba kayo sa akin? Huwag naman. Binigay ko na nga ang kaligayahan ni Punyang. Masaya na siya ngayon. Inay! Huwag niya akong multuhin. Huwag, Inay! Multo! Inay! Kuya, hindi ako multo. Ako si Punyang. Punyang? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang natabingi ang mukha mo. Para kang naagnas na bangkay. Kuya. Ayaw ko nang magkasama kay Joseph. Kay Jose. Masyado siyang siluso. Nanood ako ng balita sa bombo. Pinanood ko si Elmar Acol. Pinagsiloso niya. Sabi niya, may relasyon daw kami. Binugbog ako. Ano? Binugbog ka ni Jose? Oo, kuya. Napakasiloso niya. Tapos, nanood ako ng telebisyon. Pinanood ko si President na nagsasalita. Binugbog na naman niya ako. At sabi niya, baka may lihim daw kaming relasyon ng Presidente. Ano? Ay, naku. Baliw na ang Jose na yun. Kaya dito ka na lang. Balikan mo na lang si Kario. Oo, kuya. Mas gusto ko pang makasama si Karyong kahit mambabain siya ng sampa. Matatanggap ko, hindi katulad ni Joseph, na napakasiloso. B-
Ikaw pala, Bayaw. Eh, sige. Kung plano mo akong patayin, patayin mo na ako, Bayaw. Bayaw, pwede bang papasukin mo muna ako? Dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Eh, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa conjugal property namin ni Punyang, hindi na ako interesado, Bayaw. Masaya na ako sa ganitong buhay ko. Tinanggap ako ng mag-asawang Rudolph at Veronica sa bahay nila. Kaya dito na lang ako. Bayaw, hinahanap ka na ni Punyang, kaya bumalik ka na sa bahay. Ayaw ko na, Bayaw. Napakasilusa niya. Hindi na, Karyaw. Hindi na ako magseselos ngayon. Iintindi na lang kita kung saan ka masaya. Sige lang. Punyang. Kap, sige na. Sinusundo ka na ng asawa mo. Sige na. Huwag ka nang magmaktol. Salamat sa inyong mag-asawa, Veronica. Rudolph, dahil kinukup nyo ako. Walang anuman yun, Kap. Hindi sa pinagtatabuyan ka namin ni Veronica. Pero, sige na. Sinusundo ka na nila eh. Ang mabuti pa, Kwan, bigyan natin ng pansin ay ang pagbibigyan natin ng ayuda sa mga kabarangay nating kapuspalat. Sige, inuulit ka. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Bayaw, bakit mo ako dinala dito sa Naga? Tinawagan kasi ako ni Mayor. Sabi niya, nandito raw ang mga hinahanap nating salarin sa pag-uunyog sa mga kabarangay natin na nagrally. Pinahuli na raw ni Mayor sa mga polis at gaganti tayo sa kanila. Ha? Sila Asyong at Adong, nandito sila sa Naga? Oo. Oh, ayan na yung hepe ng polis. At bitbit nila yung dalawa. Mayor Agaton! Ito na yung dalawang sinasabi niyo. Hinanap niyo! Mayor Nelson! Turn over namin sa inyo. Hepe, huwag niyo kaming ibigay sa kanila. Papatayin kami. Hepe. Huwag niyo kaming ibigay sa kanila. Papatayin kami talaga. Wala akong magagawa. Dahil utos ng aming mayor na iturtuman namin kayo sa kanila. Ano? Huwag, Hepe. Huwag mo kami ibibigay sa kanila. Maawa ka sa amin. Okay, Vice Mayor. Alis na po kami. Men! Sir! Tayo na! Tayo na! Sir! Ngayon, ipapalasap namin sa inyo ang napakasaklap na parusa. Babalatan namin kayo ng buhay. Mga gahaman kayo sa ayuda. Lahat na lang ng gusto ninyo na pakikinabangan para sa kapuspalad. Gusto ninyong angkinan. Ngayon, akapin ninyo ang kamatayan. Huwag. Huwag. Huwag ninyo kami nga balatang buhay. Huwag. Nako, pare, kasalanan mo ito. Ikaw, itinamay mo ako. Papatayin kita, pare. Papatayin kita. Ikaw may kasalanan. Ang giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Akap sa pakikipagsapalaran ni
Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!